Welcome po mga ka-taxpayer kong mahal, pag-aralan natin. Ano ang tax accounting entry sa BIR form 2316? So, isipin na lang ninyo na ang buong mundo ay gumagamit ng withholding tax on compensation accounting. So, wala tayong isipin, puro yun lang. Para maintindihan nyo paano mag-isip ang ating mga BIR officials. Book entry ho ito. Kasi dapat meron ng laman yung libro nyo for the past 30 years. Yung bookkeeper nyo, iisa lang. Pero wala namang laman ng libro nyo for the past 30 years. Hindi ba kayo na nagsasawa? Okay. So, mga ka-taxpayer kumahal, bago yan, please join TaxSpecialista Discord para ho kayo ay ma-update sa ating mga ginagawang palatuntunan, mapagsilbihan na ating mga taxpayer. At please go to my website, Resibo.ph. Ito yung electronic books of accounts. Baka gusto nyo ho, electronic na siya. Hindi nyo na ho kailangan yung mga libro, yung libro na katulad yan. Yan, libro na ganyan. Hindi nyo na kailangan yan. Electronic na nga eh. Tapos meron siyang, parang Cebu Pacific, nag-i-issue ho ng resibo through website at saka through mobile. Yan ho yung ginagawa ko ngayon. So, pag-usapan ho natin, BIR form 2316. Ayan, yung nakikita nyo dyan. So, ito ho, pag-aaralan natin, may dalawa hong hemisphere ang BIR form 2316. Yan pong non-taxable and exempt compensation. Dapat alam nyo entrada dyan. At ho yung taxable income compensation. Ayan. So, sa araw ho nito, isa-isahin ho natin yan from number 27 hanggang sa number 49. Ayan, meron ng bilog. Sa araw na to, tatawagin natin itong ating pinag-aaralan as video number 27. So, bawat isang line item, gagawa natin ng video at gagawa natin ng tawag nito. Entry. Okay? So, sir, ano entry dyan kung halimbawang nagbayad ako ng basic salary sa isang minimum wage earner? Simple lang, mga bossing ko. Debit. Of course, ang credit natin is cash. Nagbayad ka eh. Okay. Ano yung accounting title na gagamitin natin na madaling maintindihan ng mga BIR official? Tama ka. Yung kung ano ang nakasulat sa 2316. Kasi lahat ng makikita mo dyan, mga bossing ko, mula 27 nga hanggang pababa, 49, accounting title yan. So, kung yan yung accounting title na naiintindihan ng mga taga-BIR, kasi sila naman ang may gawa niyan, so, gamitin natin. Okay? So, ang gagamitin natin dito is correct. Statutory wage. Or, pwede natin gawing exempt wage. Ayan. So, I prepare na gamitin natin yung exempt wage. Okay, exempt wage. O, din susulat natin. Debit, exempt, wage, or wages. Credit cash. Halimbawa, ang amount niyan, lagay natin sample, 10,000 dito. So, yung amount na 10,000 dyan, yun yung ilalagay natin dito at ilalagay natin dyan. Ayan, ganyan po yan. Debit, exempt, wages, 10,000 credit cash. Oh, tapos na. May entrada na kagad yung iyong libro. Ayan. So, kung kailangan nyo pa, kung gusto ninyo yung company ho ninyo, ay gagawan ko ng manual. Paulit-ulit lang naman yung transaction nyo. Gagawan ko kayo ng manual na ganito kakapal. The book of entries. Puro entrada lang ho nakasulat nyo. Kontakin nyo ho ako. Willing ho ako na gawang kayo ng accounting entries and titles. Paulit-ulit lang ho yan
para sa buong isang taon, yun na lang, kukopyahin nyo na lang. De, year in, year out, gagamitin ho nyo yan hanggang hindi ho ina-amend ng ating mga mambabatas at presidente natin yung ating existing na tax code. So hanggang sa muli, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.